Okay, guys. Good morning, mga kauno. Ito na naman po ang inyong lingkod. Ang inyong nutritionist, ang inyong life coach, Jericho Mendoza. Ngayon po ay araw ng Biyernes, January 22, Friday, alas 3 po ng hapon. At sa susunod na mga sandali, tayo po uli ay magkakasama-sama, aaralin at uunawain ulit natin ang mga bagay na pwede po makatulong sa ating buhay, kalusugan, at sa mga iba pang bagay kung meron po tayong mga maitatakel. No? Muli, again, ako po ang inyong lingkod, Jericho Mendoza. Bago po tayo magsimula, siyempre, simulan po natin ang pagpapasalamat sa Panginoon, salamat sa Diyos, at meron po tayong mabuting pagkakataon na naman ngayon na gugugulin. At sasamantalahin natin po itong pagkakataon na to para makaabot po tayo ng maraming mga mamaya may mga katanungan at naghahanap po ng kaunting kaalaman tungkol sa kalusugan. Sumaati nawa ang pagpapala at ang pag-ibig ng ating Panginoon. So yun po mga kauno, no? Ang topic ho natin ngayon sa ating total wellness ay yung asthma o kaya o hika o asthma. Pero bago tayo magtuloy-tuloy, habang iniintay pa po natin ang ating ilang mga taga-subaybay, ayan na, napakarami na hong nakapasok na mga manonood. Nakita ko kanina, meron ng taga-Riyadh, Saudi Arabia. Hello po sa nanonood from Riyadh. Nandito si RGSX Che, watching from Davao City, RGSX Che. Hello sa inyo mga taga-Davao. Ingat kayo dyan. Nandiyan si Ellen Debuyan, no? Nandiyan si Ronnie Mactal. Watching from Hong Kong, Noemi Bonicilie. Hello po sa inyo mga taga Hong Kong. Ang dami, ito si Roslyn Espanyol. Pumalayo-layo ito, so from Kuwait. Middle East din yan. Yan. Ayala Alabang, nandiyan si Alona Casio. Yan, watching from Saudi Arabia, Ernelisa Carandang. Hello po mga taga Saudi Arabia. At marami pang iba. Nandiyan from Paris, ito may nanonood pala sa atin from Paris. Malayo-layo yan, no? Meds Makarubo, no? Nakakatuwa kasi hanggang Paris pala nakakarating ang mga produkto natin. Meron na tayong mga distributor from Paris, no? Nandiyan po si ito mas malayo, Dit Anipal. Good morning coach, pa-whisper in sa Team Freedom International watching from Egypt. Egypto, layo nito. Ingat po kayo dyan mga kababayan, no? Sa Paris, sa Egypt, nakakatuwa. Kasi alam nyo, nung nakaraan na hindi naman, wala namang pandemya, hindi natin naiisip. Although may uno live na that time, pero hindi ho nagiging ganito kaka-intense na talagang halos buong mundo. Paris, Egypt, Middle East, Amerika, Canada, Australia. Nakakatuwa kasi nagkakasama-sama ho tayo sa isang platform na kagaya nito, Facebook tsaka sa Zoom. Na ibabahagi po natin ang kagandahan ng mga produkto ng Uno. So yun po mga kababayan, ang galing, no? Nakakatawa, nakakatawa ng puso kasi nakakarating tayo sa malalayong lugar. At syempre meron din dito sa mga lokal from Laguna, si Corazon Oblianda. Nandiyan si Suke, si Lalaine Olais Abaha. Good morning din sa iyo. Nandiyan si ayan, ang dami. So mamaya ako na ho babatiin yung iba pa. At ihanda nyo lang ho ang inyong mga katanungan, mga kababayan, mga kauno, para po mamaya, dire-diretso na tayo. Wala na ho maa-aksaya ang mga oras o sandali para matunghayan na natin ang inyong mga katanungan. Pero bago yan, pag-usapan muna ho natin itong ating isa sa pinakamalaking suliranin ng ating pong mga kababayan, no? Nang maraming nagtatanong tungkol dito sa hika. Kasi sa panahon ngayon, nakakakaba talaga. Pag ikaw ay inaatake ng hika, eh minsan baka iniisip mo COVID-19 na. Baka inaalala mo na ako COVID-19 ka na. Huwag ho kayong mag-alala mga kababayan kasi hindi naman ho basta-basta yan. Ano? Hindi kumbaga, ikalma ho natin ang ating kalooban. Makinig ho kayo sa akin ngayon. Para po atin pong mapalakas ang katawan at hindi ho kayo, kumbaga, hindi kayo susumpungin ng inyong asthma o ng inyong hika. Para mawala ang inyong kaba na baka COVID-19 yan. Siyempre, pag inuubo ka, medyo nilalagnat ka, may temperature increase ang katawan.
nanlalambot ka, hindi ka makakain, no? Ilan ho yan sa mga sintomas ng hika. At ang isa hong pinakapangunahing dahilan kung bakit ho tayo nagkakaroon ng pagsumpong ng ating hika, ito ho yung pamamaga ng ating baga o sumasabay ang minsan even pati ang ating katawan. Kaya importante ho na tayo po ay kumain ng masusustansyang pagkain na lalabanan ho natin ang mga namumuong sipon o ang mga namumuong plema sa ating katawan, sa ating baga, no? Importante ho yan, medyo mapanganib yan pagka hindi ho natin naabatan at kapag hindi nyo kinaya yung sintomas at sinusumpong kayo, talagang minsan ho ay nauuwi sa pagkasawi, no? Kaya may makikita kayo sinumpong ng asthma, talagang hindi makahinga, yung daluyan ng hangin sa baga niya ay nagbara, talaga pong nauuwi kong minsan talaga sa pagkasawi, no? Kaya eto ho, makinig ho kayong mabuti. Napaka-simple lang, mga kababayan. Simpleng-simple lang po, no? Kapag kayo po ay may hika na o asthma, dalasan nyo ho ang kain ng regular ng sibuyas. Importante ho na nakakakain tayo ng sibuyas at bawang. Yan, maganda yan, no? Hanggat maaari nga sana, dudurugin nyo lang. Halimbawa, yung sibuyas, igayatin yung mabuti, no? Tapos, gagamitin nyo siya sa pagkain nyo, no? Kung hindi nyo kayang inumin, let's say, inumin mo, may konting tubig, inumin mo siya, medyo mahanglay lang talaga, yun ho, nakakatulong yun para hindi ho kayo atakihin ng hika, no? Sibuyas, bawang, nakakatulong yan, no? Ang sibuyas ho kasi, meron ho itong super antioxidant na nilalabanan ang pamamaga ng inyong baga. Tandaan niyo ho yan ng ating katawan para hindi kayo mag-produce ng plema, no? Nakakatulong ho yung enzyme ng sibuyas, no? Nakakatulong yan, mga kababayan. Kaya kung kayo ho madalas na makinig mabuti, pagka madalas ho kayong sinusumpong ng hika, madalas ho kayong sinusumpong ng inyong asthma, ang isa sa pangunahin yan, yung pinakamahanglay, hindi anghang hanglay, no, na pagkain, ito hong sibuyas. Again, nakakatulong ho ito na antioxidant na nilalabanan ang pamamaga ng inyong baga at the same time, yung pamamaga po ng inyong katawan at the same time, yung pag-produce ninyo ng plema. Ang isa pa na medyo madaling inumin, yung purong kape, no? Purong kape. Walang asukal, walang creamer. Meron tayong uno coffee na black coffee, nakakatulong din yon. Ito ho ay bahagyang nagpapaluwag, no? Bahagya po itong nagpapaluwag ng daluyan ng hangin sa ating baga. Kapag nakakainom ho kayo regular niyan, yung matatapang na kape, basta wala hong asukal, no? Walang asukal, walang creamer, purong-purong kape ho. Nakakatulong ho 'yan sa mga taong madalas sinusumpong ng hika o asthma. So dalawa ho, napakasimple lang ho, madali hong hanapin 'yan. Meron ho tayo sa uno, yung black coffee. ID, paki-post mo nga dyan, medyo i-flash mo nga ng konti yung ating black coffee. Nananawagan ho ako sa ating mga kababayan kasi siguro hundreds and hundreds of questions regarding sa hika o asthma ang nare-receive ko everyday. Kasi po, nag-aalala sila, no? Nag-aalala sila na baka mamaya may COVID-19 na or yung iba nag-aalala baka may sintomas na daw ng COVID-19 yon. Ang unang-unang advice ko po sa inyo, kumain kayo palagi ng sibuyas. No, sibuyas at uminom kayo ng kape, yung black coffee. Mamaya ho makikita niyo yung itsura niyan, yung black coffee natin. No, meron tayo sa Premier, Uno Premier na black coffee. Kahit isa hanggang dalawang tasang timpla araw-araw para hindi ho kayo basta susumpungin ng hika, mga kababayan, no? Ang isa pa ho na maganda para ho makaiwas tayo, di ba, nabanggit ko kanina sibuya. Ayan, nakikita nyo yung 8-in-1 black coffee. Ayan, nasa harapan ko ngayon. No? Nakakatulong ho yan para mapaluwag ang daanan ng hangin sa paghinga. Ayan, black coffee, 1-2 beses. Kung hindi nyo ho kayang kumain ng sibuyas na hilaw, sobrang ganda din nun. No? Ang isa pa, green tea. No, green tea. Ang green tea, may mga products ho tayo na mayroong green tea. No, may mga products ho tayo na
na may mga content ng green tea, no? At ang isa pang pagkain, so nabanggit ko sibuyas, black coffee, kagaya ng, huwag mo munang IT tanggalin yung black coffee. Yung black coffee, green tea, pwede yan. At pwede rin ho yung ano, mansanas. Kapag kakain ho kayo ng mansanas, kahit once a day na mansanas, huwag nyo hong tatanggalin yung balat. Kasi nasa balat po yung pinakamagandang, kumbaga, flavonoids o panlaban sa hika, no? Subukan nyo ho na kumain ng mansanas araw-araw. At umiwas ho tayo sa mamantika. Kumain ho tayo ng mga steamed fish. Ano bang mga matatabang isda ang masarap, no? Yan, tawilis, yang tamban, yan, kangin ng umaga, namili ko ng isda. Tamban, tawilis, tuna, hasa-hasa, yan ang mga isda. Salmon, yan ang mga isda na mayaman sa omega-3. No, it's a kind of fatty acid para labanan ang pamamaga ng iyong katawan. No? Kabilang na rin ho dito na inaayos niya ang daanan ng hangin para hindi ho kayo basta-basta hinihika. Tandaan niyo ho 'yon, mga kababayan ko. Napaka-natural po ng itinuturo ko sa inyo, no? Mga isda, matatabang isda, mga sariwang isda, tuna, tamban, dilis, no, mga sariwang dili, salmon, no, yan ho again ay may merong omega 3 na isang klase ho ng fatty acid na lumalaban po sa pamamaga ng inyong katawan, ng baga, kabilang na rin ho dito ang pag-aayos ng daanan ng hangin para hindi ho kayo nahihirapan huminga. So ito pa lang asthma at hika, hindi ho mahirap hanapin yung pagkain para sa kanya. Kakain ka ng sibuyas, kakain ka ng mansanas, no? Inom ka ng black coffee once or twice a day. Malaking bagay. Make sure lang po, pag umiinom kayo ng kape, huwag nyo hong lalagyan ng asukal at walang creamer. Black coffee lang. Black. Parang kape Americano. No? Itong ating black coffee, matapang yan. Madalas kong naiinom yan, matapang siya. No? Napakaganda ho niya. Mapapansin nyo, luluwag ang inyong paghinga para at least nakita nyo na hindi ho mahirap solusyunan ang pagkain o ang mga natural na pagkain ng isang taong may asthma o mayroong hika. Nakakatulong din siyempre ang strawberry, again, yung mansanas. Mayaman ho yan para talagang lumuwag ang daluyan ng hangin. At ang sa supplement po, napakahalaga po ng vitamin C. Mga kababayan, vitamin C, importante yan. Napakahalaga po ng Ultima C, 2-1-1 everyday, lalo na kung ikaw po ay may asthma o may hika na. Dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. No? Importante ho yan, napakayaman ho niyan sa antioxidant, no? Na kumbaga lumalaban din ho yan sa pagdami ng plema at hindi ho kayo basta-basta masisipon, lalo ngayon, medyo malamig ang panahon. Pagka sa umaga ho, eh, pagising mo, medyo sinisipon ka, medyo barado ang ilong mo. Isa lang pong sinyalis noon, kulang na kulang kayo sa vitamin C at vitamin E. Tandaan nyo, sa mga may hika o asthma, vitamin C at vitamin E ay napakahalaga. Saan natin makukuha yung vitamin E? Aba, yan po ay makukuha natin sa crypto organic o kaya po ay sa wheatgrass and barley. So dalawa yon. IT, kaya ba natin gawa ng paraan na pagtabi-tabihin natin yung 8-in-1 coffee na black coffee, vitamin C, tsaka crypto organic? Pwede ba natin pagtabi-tabihin? O kaya yung kahit wheatgrass and barley? Kasi ginagawa ko po ito, mga kababayan, itong pinakikita ko sa inyo sa screen na to. Kasi IT, instead na ipakita ko yung share screen, mas mabuti nakikita nila yung products para maipaliwanag ko na lang siya isa-isa. Mas maganda. Di baling matakpan yung mukha ko basta products ang makita. Yan. So, anong ibig ko sabihin, mga kababayan? Makinig po tayong mabuti. Hindi ho biro ang sumpungin ng hika o asthma. No? Eh, hindi naman ho din tayo nakakainom siguro madalas ng calamansi juice. Ang hilaw na repolyo, tumutulong din yan. Kamatis, napakagandang bagay din ho niyan, source ng vitamin C. Pero kung hindi ho natin sila nakakain ng hilaw, eh, nagiging useless po. Hindi ho natin nakukuha yung mataas na vitamin C.
Kaya mahalaga, wag ho tayong mawawalan ng vitamin C every day, no? Dalawa sa umaga, isa sa tanghali, isa sa gabi. Empty stomach ang pag-take nito para hindi ho kayo basta-basta susumpungin ng inyong hika o asthma. Sabayan niyo po ng crypto organic. Sabayan niyo po ng wheatgrass and barley, no? Mamimili kayo wheatgrass and barley ba o crypto organic? Kapag crypto organic ang tinetake ninyo, pwede na yung 4-4-4. Apat sa umaga, apat sa tanghali, at apat sa gabi. Kapag wheatgrass and barley, 2-2-2. Dalawa sa umaga, dalawa sa tanghali, at dalawa naman sa gabi. So, kumbaga, ito hong ipinapakita ko, napakatipid na paraan ho nito. Kasi inuulit ko nga po, even sa abroad, nakaka-receive ako ng question regarding din sa hika o asthma. Nangangamba sila na baka mamaya, hindi lang basta hika yon, baka mamaya eh, yung ubusin po nila, eh, isa na palang sintomas ng meron na pala silang virus ng COVID-19. Eh ang akin po, para masigurado tayo, eh, sundin niyo po yung mga pinagsasabi ko, at kapag nawala po yung inyong yung sumpong ng hika o asthma, eh salamat sa Diyos kasi hindi ho kayo pa naka-COVID-19. At basta manatili lang ho tayo maingat. Yung aking pong pangunahing tinuturo na cleansing program sa inyo, wag ho ninyo po itong pababayaan. Mahalaga na tayo nakakapag-cleansing lagi, no? At kung hindi naman kaya, eh may mga paraan kagaya niyan. Ayan po, ayan nasa harapan niyo na ngayon. Ayan, no? Ayan, Ultima C, Crypto Organic, 8-in-1 coffee na black coffee. Pagkapalayan, ay iniinom mo 2 kape araw-araw. 8-in-1 coffee, black coffee. Crypto Organic, 4-4-4. May vitamin C ka. Tapos yung may vitamin E ka pala, vitamin E. Tapos Ultima C, 2-1-1. And then yan ho yung ating panlaban. Para hindi ho tayo basta-basta masusumpong o sinusumpong ng hika, mga kababayan. So yan. IT, huwag nyo muna po tatanggalin yung ating mga pinaglalagay na mga produkto dyan sa harap. Magandang tignan eh. Para pag kami mga question, na ganda pala ng ganito, IT. Ito pala yung pinakamagandang diskarte natin, no? Yung mga pangunahing products na bukod dun sa cleansing sa kabilang side, tapos itong sa kabilang side naman eh, yung mga product na featured product natin for the day. Aba, ganda, nag-i-improve ang ating program, mga kababayan. So, para sa hika o asthma, malaking bagay po, 2 times a day na black coffee, no? Crypto Organic, 444, very powerful source ng vitamin E. Tapos Ultima C, no? 2-1-1. Very powerful na antioxidant, vitamin C, driver of nutrients, na panlaban sa hika o asthma na napaluluwag at napagaganda ang daluyan ng hangin para hindi ho kayo nahihirapan huminga. Yan po. Kasi delikado, sabi ko nga sa inyo. Kung minsan po, nauuwi ho sa pagkasawi pagka sinusumpong ng matinding asthma o hika. So yan mga kababayan ang ating ipinaglingkod sa inyo tungkol sa ating total wellness, no? At least nakita niyo po yung pinakamainam, pinakamagandang paraan para tayo po ay makapag-prevent o makaiwas sa madalas na pagsumpong ng inyong hika o kaya ng asthma. So yung galing, no? So ngayon, atin ang po namang tunghayan ngayon yung ilan inyong mga katanungan. Baka meron ho tayong pwedeng masagot na mga tanong, no? Yan, may tanong dito. Si Polo Busmente Lidia. Tanong ko po, anong sibuyas? Puti po ba or pula? Kahit ano, no, it doesn't matter. Although mas maanghang yung pula. Yung puti, eh, medyo ano yun eh. Mas lesson yun, no? Polo, huwag kang mag-alala. Either of the two, pareho lang siyang maganda enzyme nun. Pula o kaya sibuyas na pula o sibuyas na puti, okay siya. So yun ang sagot ko sa iyo. Yung puti, madaling kainin yun eh. No? Matamis-tamis yun eh. Masarap yun eh. Ako, kinakain ko siya madalas. No? Lalo na pagka ang ulam ko, isda, hindi nawawala ang sibuyas, saka yung sili na berde. Paborito ko yan. Sibuyas, sili na berde, tapos nilalagyan ko ng apple cider vinegar. Maganda yun. Kahit wala kayong hika, magandang ginagawa niyo yun para lumakas ang inyong baga. Yan. May tanong dito, si watching from Toronto, Regina Atanas. From Toronto, Canada siguro yung Toronto. Palagi ko Canada nga yon.
Okay. Judy Macapulay Castro. Hello po, coach. Tanong kung paano po tataba ang may hika po, coach. Okay. Judy Macapulay Castro, anong edad niyan? Nung sinasabi mo, bata ba yan o adult na? Sagutin mo ako para mabigyan kita ng ano, ng advice. Anong edad niyan yung gusto mong tumaba na may hika? Baka bata, no? Sagutin mo ako, no? I-ano mo, i-send mo uli. Sana makita ko yung sagot mo, no? From Malaysia, nandiyan si Sherlyn Lacumba Pescadero. Ito, sagutin natin to si Lorelie de la Cruz, no? From I believe Turkey. Lorelie de la Cruz Obal. Hi coach, musta po? Ito okay naman ako, Lorelie, Istanbul, from Istanbul, Turkey. Layo. Ask ko po coach, para po sa aking ina. Madalas po siyang namamanhid ang kamay. At paano po niya, paano po kaya niya, madalas po siyang nilalamig? Sabi po ng doktor niya, need daw po operahan kasi may naipit pong ugat sa spinal cord sa may batok. Takot po siya magpa-opera. Umorder na ako ng Procardio. Eh na po ba yun? May iba po bang kayong maidadagdag sa pwede po niyang inumin? Salamat po. God bless. Lorelie, makinig kang mabuti from Istanbul. Alam ko, nag-aalala ka kasi baka nasa Pilipinas ang nanay mo. Nandyan ka sa Turkey, Istanbul. Tama yung kinorder mo. Procardio, isa sa gabi. Dagdagan mo ng Sante 8 berries twice a day, umaga't hapon. Sante 8 berries twice a day, umaga't hapon. Nakakatulong yun sa mga... sa mga nerves, sa mga naipit na ugat, super antioxidant yon para mag-improve. Makakatulong yon. Kung may pain siyang nararamdaman, nakakatulong din siya. So, Sante 8 berry twice a day. To Procardio, isa sa gabi. Lagyan mo rin ng Crypto Organic. Huwag mong wawawala yung Crypto Organic sa mami mo para kompleto yung kanyang sustansya sa katawan. No? 444 Crypto, 2 times a day na Sante 8 berries, and then yung Procardio na in order mo, isa sa gabi bago siya matulog. Malaking bagay yon, no? Tapos yung mother mo, maganda, lagi siya nakakainom ng water, at least 8 glasses a day. Tapos nakakapaglakad-lakad siya sa umaga, at least 15 minuto para medyo ma-stretch ng konti, no? Para ma-improve yung kanyang mga sinasabi mong naipit na ugat. Baka sakaling yung mismong katawan niya, i-relieve yon. Kasi nakakakain siya ng masustansyang supplement, kain siya ng prutas at gulay. Basta yung complete supplement niya ay Crypto 444, Sante 8 berries, isa sa umaga't hapon, and then Procardio, isa sa gabi. So yun ang sagot ko sa'yo. Sana Lorelie, nakuha mo ang sagot ko from Istanbul, Turkey. And get well soon sa mami mo. At may awa ang Diyos, huwag ka mag-alala, no? At magaganda ang mga produkto natin. At sabihin mo kay mami mo na, ano, yun nga, exercise siya sa umaga. At least walking para ma-stretch yung kanyang katawan. So sana nakuha ni Lorelie from Istanbul, Turkey ang sagot natin. Yan, okay. Hanap pa tayo ng isang tanong. Ito, from J. Marie Ortodos Dabuan. Ito, may tanong siya, sagutin natin. Good morning po, coach. May tanong po ako. Yan. Yung kapatid ko po kasi na may sakit sa puso, coach, nagmamanas tapos pinastop po ng mama ko ang mga gamot na maintenance niya sa puso. At yung food supplement po, Procardio, Ultimacy, Crypto Organic at Ultimacy, Sante 8 Berries, kasi may manggagamot, gumagamot, bawal daw po i-take mga iniinom niya. Lumala po, coach, umakyat yung manas po niya sa baywang. Pero napa-check up ko na po, coach, nagalit na po ang doktor kasi lumala ngayon po. May reseta ang doktor. Iihi na lang po, ano? Iniihi na lang po niya ang tubig at magpapatudi echo po siya at maintain na po ang food supplement natin. Okay, ganito, makinig ka sa akin, J. Marie, no? Manggagamot. Kung meron isang manggagamot na tumingin, pinatigil ang lahat ng mga supplement niya tsaka maintenance niya. Una-una, kinalulungkot ko yun. Ano, merong nagkaganon. Pero sa ngayon, maganda sundin natin yung maintenance niya na galing sa doktor. J. Marie, makinig kang mabuti. Merong maintenance na gamot ang kapatid mo na galing sa doktor. Okay yun. Huwag niyong itigil yun. Importante yun. Napakahalaga nun para ma-improve natin ang kondisyon ng kapatid mo.
Tapos yung mga food supplement na pinapa-take mo, ituloy mo. Kasi alam natin yan, alam na alam mo yan, na nakaka-improve ng katawan yan. Ipatuloy mo. Maganda nga yan, marami ka ng supplement. May pro-cardio ka na, isa sa gabi. Ultimacy, 211. Crypto-organic, 444. No? Sante 8 berries, kahit isa lang sa umaga. Ipatuloy mo para mag-improve yung kondisyon ng kapatid mo. Tapos yung maintenance ng doktor na binibigay sa kanya, kasabay ng mga food supplement para gumanda ang kondisyon ng katawan ng kapatid mo. Yun ang maipapayo ko sa'yo. No? Kung meron kayong na-encounter na pinatigil lahat, talagang medyo lalala ang kondisyon, lalo na pag tinigil niya yung maintenance niya na galing sa doktor na hindi naman binigay na, hindi naman sinabi ng doktor na itigil. Lori Lee, no? J. Marie Otordos Dabuan, ituloy mo lang yung mga food supplement and maintenance niya. No? Makakabuti yun sa kapatid mo. So sana nakuha mo yung sagot ko sa'yo, no? May tanong dito si Dariel, tawag dito, sandali, balikan ko lang, ano? J. Marie Otordos Dabuan, sana nakuha mo ang sagot ko. Importante yun, no? So sasagot na ako ng ibang tanong, ha? Nandito si Dariel Banyales, no? Hi coach, ano pong magandang ipainom sa may sakit sa abdo, no? Ayaw niya po kasi magpa-opera eh. Wala po siyang budget, ang gastos po. Abdo, no? Hindi natin alam kung anong sakit sa abdo. Pwedeng bato sa abdo, pwedeng namamaga ang abdo niya. Pwede yun eh. Kung ano man yun, no? Ang maipapayo ko sa'yo, Dariel, kasi kung ina-advise siya na maoperahan, dahil siguro medyo malala na or something, hindi natin alam, pinakamaganda siguro, Dariel, kung meron siyang latest na medical record. Kung bibigyan mo ako ng assistance, maganda, maibigay mo sa akin para at least, no? Kahit ma-picturean mo lang sa susunod nating mga Uno Live, picturean mo, isend mo dito, no? Isend mo dito para mabasa natin, no? Kasi hindi ko na ho kasi mabasa doon sa messenger natin sa health guide kasi punong-puno, iniisa-isa ko araw-araw yung mga katanungan. Nakakasagot ako ng 5, 8, mga 10 tanong. Hindi ko po siya matapos-tapos kasi araw-araw po nadadagdagan. Kaya hindi ko sa'yo ma-advise na mag-send ka ulit doon kasi baka hindi ko pa makita kasi hindi pa nagre-reflect yung iba. No? Ang dami kasi, talagang everyday, talagang nare-receive kong notification regarding sa mga question, talaga hong punong-puno na siya. No? Kaya unti-unti ko, minsan bago ako matulog, nagsumasagot ako sa mga question, yung mga pwedeng sagutin ng through chat, sinasagot ko po yun. In fact, yung iba nga ho, tinatawagan ko pa para ho talagang maipaliwanag kung mabuti kung paano ba itetake yung supplement. No? Ito, Dariel, may isa pa siyang problema regarding sa kanyang budget para sa panggastos. Siyempre, pagka talagang may sakit ka, yan ang inasabi ko, talagang may kasama hong gastos yan. No? At talaga hong may kasamang talagang ganun. Wala tayo magagawa. Hindi naman ho libre sa ospital. Hindi rin naman tayo, kumbaga, kahit may gobyerno ho, hindi naman ho natin napasasagot lahat. At sa dinami-dami ho ng problema ng gobyerno, talaga hong hindi ho tayo minsan talagang mabibigyan na ng pansin pagka mas malalaking problema ho ang kanilang binibigyan ng pansin. Talagang busy-busy ang ating gobyerno sa paglingap sa ating mga kababayan. At ito, Dariel, itong tinatanong mo na to, subukan mo makapag-cleansing sila pero hindi ko kasi alam yung eksaktong kondisyon, Dariel, ng kanyang sakit sa abdo. Marami kasing klase ng sakit sa abdo. Kung mamarapatin mo, sa susunod nating live, kung meron kang pagkakataon, isend mo dito yung pinaka-picture ng latest para makita natin kaagad. So yun ang sagot ko sa'yo, Dariel Banyales. Kasi baka mamaya, kailangan talagang i-undergo ng surgery. Baka namamaga na, baka mamaya nalalaso na yung katawan niya. Hindi natin alam kung ano ang status ng kanyang katawan. Kaya dapat, Dariel, alam natin yung eksakto. Kasi baka mamaya tayo naman ang malagay sa alanganin. Sana naiintindihan mo ako, Dariel Banyales. So yon, sige, lilipat na ako ng tanong. Ito, mayroon hong nagtatanong dito
Yan, si Marilyn Oriondo. Sakit sa akin, asthma po, Doc. Dolly Panganiban Tolentino. Yun. Marilyn Oriondo, Dolly Panganiban Tolentino. Para marinig ninyo yung tinapik natin tungkol sa asthma, mamaya, panoorin nyo lang yung replay nito. Mapapanood nyo ho dito sa Facebook ng Uno, sa Unlimited Network of Opportunities. Nakapost po yan, hindi ho inaalis yan. At mamaya lang po, maipopost ko din to sa aking YouTube channel, Jericho Mendoza Health Guide. Pwede ho kayo mag-subscribe doon. At pwede nyo na rin hong i-hit yung notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng videos na aking pinopost doon sa Jericho Mendoza Health Guide. Tsaka doon sa Jericho Mendoza YouTube channel. Mga kababayan, ginawa ko po yung channel na yan para sa inyong consumption. Para kung meron kayong mga katanungan, meron ho kayong mapapanood na pwedeng maging sagot sa inyong katanungan. Jericho Mendoza YouTube channel. Tsaka sa ating health guide. Yan. So basa pa tayo. Ito, Juliet Sabando Ritual. Hi coach, tanong ko lang, ilang tablet po iinumin ng Ultima si sa batang age 5 at 7 po na taon o age? Juliet, makinig. Sa 2 to 12, pwede po tayong magbigay ng 1 hanggang 2 perasong Ultima C araw-araw. 2 to 12 years old. Pero yan, 5 to 7, pwede dyan. No? Kahit na magbigay ka ng 1 hanggang 2 capsule. Alam mo, maganda yun sa umaga. Ilalagay mo sa tubig. Haluin mo sa tubig. Ipainom mo sa mga bata. No, kukuha ka halimbawa ng Juliet ng 1 basong tubig, no? Kahit kalahati lang nito para makonsume niya kaagad sa umaga, no? O kaya bago kumain, 30 minutes before meal. Haluin mo once or twice a day. Juliet Sabando Ritual. Sana nakuha mo sagot ko. Yun. Okay, sige. Ito pa. Si Jason Narido. Jason Narido. Coach, good morning. Tanong ko lang po, mother ko po kasi nagkatubig sa baga. Ano pong vitamins dapat sa kanya? Yun, kakadiscuss ko lang kanina. No? Malaking baga yun sa mga asthma, tinutubig ang baga, namamaga ang baga, hinihika. Mga pagkain dyan, kain ng madalas ng sibuyas, ng bawang, mansanas. Yung, ayan, yung nasa harap mo, ha? Yung crypto-organic, yung black coffee, yung Ultima C. Malaking baga yan. No, Jason Narido, yung mother mo, painumin mo ng 8-in-1 coffee na black coffee 2 times a day. Crypto-organic, 444. Ultima C, 211. Yan, pwede yan sa mami mo. Makakatulong yan. No? Malaking tulong yan para magpalakas ng baga. Yun ang sagot ko sa iyo, ne Jason Narido. Mga kababayan, meron lang akong isisingit. Yan pong nakikita niyong crypto-organic, 4-4-4, umaga 4, tanghali 4, gabi 4. 2 times a day na black coffee, no? Kahit po empty stomach, napakaganda niyang kape na yan. Tapos yung Ultima C, 2-1-1. 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi. Yung Ultima C, wala akong problema kung tatanggalin niyo sa capsule, ihahalo niyo sa tubig mas para mas mabilis ang absorption. Yan po ang malakas magpalakas ng baga ng ating sa mga para hindi kayo susumpungin ng asthma, ng hika, tinutubig ang baga nyo, no? May lahi kayo ng sakit sa baga, meron kayong problema na mahina ang inyong respiratory system. Yan, yan tatlo na yan, napakalaking bagay po niyan para lumakas ang ating katawan. 'Yun ang sagot ko po sa inyo. Okay, sige, lilipat na ako ng tanong, Jason, ha. Ito. Okay. Ayan, watching from Brunei, Glenn Pajardo. Hello sa inyo, taga Brunei. No? Alam ko, dyan sa Brunei, napakaganda dyan eh. Ang Brunei ba ay Middle East? Middle East ba yun? Hindi ako sigurado, pero maganda sa lugar na yan. Eto, may tanong dito si Suckler Sisor. Suckler Sisor. Sana tama ho yung pagbigkas ko ng pangalan nyo. Paumanhin po kung mali, no? Kasi Suckler Sisor. Coach, pwede po ba yan mag-copy nyo? Mga copy nyo sa may diabetes type 2? Opo. Opo. Huwag ho kayo mag-alala. Natural sweetener po ang ginagamit natin dyan. No? Ang ginagamit ho natin dyan dito sa ating black coffee ay stevia. Napaka-safe ho nun kahit meron ho kayong diabetes. Yan. Isa pa ho yun. At alam nyo ba, ang natural sweetener natin na stevia ay blood cleanser at the same time.
Kaya huwag kang mag-alala, Sackler si Sor. Kasi napaka-safe niyan kahit may diabetes, may sakit sa puso, may arthritis. Nakakatulong pa nga na makontrol natin yung ganun. Lalo na yan, nag-aalala ka, diabetes type 2. Alam nyo mga kababayan, ipaliwanag ko lang ng konti, ang diabetes type 2, mas delikado ho yan sa type 1. Kasi yung type 2, yan ho yung huwag nyo nga hayaang tumaas ang sugar level nyo. Kasi pag tumaas ang sugar level nyo na palagi ng 300, ang inaatake niya ho yung paglabo ng mata o pagkasira ng ating mata. Kung minsan napuputulan ng paa o kaya nadadialysis. Kaya na itanong ni Sackler yon kasi daw baka tumaas siguro ang sugar. Huwag kang mag-alala kasi stevia extract ang ginagamit natin. Hindi siya ordinaryong asukal. Kaya napakaganda niyan. No? Tumutulong din yan para kaya nga sa hika, sobrang ganda niya. Kasi ang asukal na puti, nakakahika yun. Pero yung stevia, nakakatulong yun para ang ihika hindi sumumpong. At yan ho, nakakatulong para sa mga diabetes type 2 na ito po ay matulungan yung blood sugar niya. Hindi ho tataas ang blood sugar niya kasi natural sweetener po siya. Sana nakuha ni Sackler si Core. Sackler. Foreigner siguro to kasi si Core, no? Pero marunong siyang magtagalog. Okay. Saudi Damam, Jubilin Fernandez. Hello sa inyo, mga taga-Saudi Damam. So, lilipat na ako ng tanong, ha? Si Sackler si Core. Yan. Lipat na tayo ng tanong. Ito, si Suki. Yan. Charis Alex Diamond. Yon. Okay. Maraming salamat po talaga, Coach Jericho, sa mga learning nyo po sa amin para makatulong po kami sa kapwa po natin na need ng mga supplement para sa mga concern po na karamdaman at mga iba pang pasyente din po. God bless us all. Maraming salamat, Charis Alex Diamond, sa iyong compliment. Thank you so much sa pagtulong mo sa akin dito sa Uno Live. No? Alam niyo, nakakatawa, marami tayong mga kasama sa mga leader ng Nueva Ecija, yan sila Charis Alex Diamond, at ang iba pa na mga member po, yung mga member pa natin ng mga LBNA, eh kami po, alam nyo, patuloy tayong, sabi nga, tuloy-tuloy tayo nagtuturo ng mga ganitong klaseng kaalaman para sa maliit na paraan natin, naiibsa natin ang ilang alalahanin ng ating mga kababayan. Ako po, hanggat meron akong pagkakataon, oras at panahon, at hanggat binibigyan ho tayo ng pagkakataon ng Uno na makapagpaliwanag dito sa Uno Live, sasamantalahin ho natin yan. Kasi alam natin na ito ho ang isa sa maliit na paraan para makatulong tayo sa ating kapwa. Lalo na po ngayong panahon ngayon. Panahon po ngayon ng damayan. Panahon po ngayon ng tulungan. Panahon po ngayon ng pagmamahalan ng kapwa. Pagmamahal sa kapwa. No? Habang tayo po ay nahaharap sa matinding suliranin ng mundo, lalo po nating ipakita na kahit meron hong matinding suliranin, meron ho tayong Diyos na umaalalay at binibigyan ho tayo ng Panginoon ng pagkakataon na panahon po natin ngayon para tayo ay magtulungan. So yon, maraming salamat sa iyo, Charis Alex Diamond. So lilipat na ulit ako ng iba pang tanong. Meron dito, sino? Teresita Kabigting. No? Anong supplement, Coach, para sa apo ko, 13 years old? Di tumataba, lakas din kumain naman. Okay. Teresita Kabigting, Miss Teresita, Lola Teresita Kabigting, makinig po kayo. Yung pong apo ninyo, 13 years old, abay, pagkakain, painumin nyo ng prime juice. Prime juice, no? Isang prime juice lang, isang araw. Tapos bigyan nyo kahit na 13 years old na siya, so may prime juice na siya, pwede nyo hong bigyan ng 3 times a day na wheatgrass and barley. No, 3 times a day na wheatgrass and barley. Tapos vitamin C, 2 beses araw-araw. May vitamin C na rin kasi yung prime juice, kaya binawasan ko yung Ultima C niya. So 2 pirasong Ultima, 3 times a day na wheatgrass and barley, multivitamins yun. Tapos meron tayong kahit isa lang na prime juice, no? Kahit anong oras sunin nyo painom, pwede yun. Umaga, tanghali, hapon, pwede. Juice naman yun, natural juice, na nakakatulong yon para mag-gain ang kanyang weight. Pero hindi ho siya hindi siya tataba ng obesity o may obesity na hindi siya ma-overweight doon. Itinatama lang ho noon ang metabolismo ng bata na ganyang 13 anyos. Actually, hindi lang sa 13 anyos, kahit po nasa adult age na.
pwede po yun. Okay? Sana nakuha ni Mr. Resita Kabigting ang ating sagot. Yun. Sige, ibababa ko to. No, hanapin pa natin ng ilang mga daming question. Ayan, pumasok. Ito. Yan. Daddy T. Cornelius. Yan, basahin natin. Okay. Ano pong magandang inumin ko? Madalas sumasakit ang ulo ko dahil sa stress. Tapos laging kinakapos ang hininga ko. Eh, eto na. No? Unang-una, napakaganda nito sa'yo. Daddy T. Cornelius. Daddy T. Cornelius. No? Crypto Organic. Sobrang ganda niyan. No? 444. Ultima C. 211. Tapos ikaw ay mag 8-in-1 coffee, black coffee, araw-araw, dalawang beses. Tapos damihan mo tubig mo, 8 to 10 glasses of water a day. Mapapansin mo mawawala sakit ng ulo mo, no? Tapos kung nai-stress ka, no? Una-una, labanan mo yung stress, hindi kasi natin hindi natin 'yan makokontrol ng pagkain lang, importante ikaw mismo. Pagka ikaw kasi ay nai-stress, tumataas ang cortisol level mo. Ano ba yung cortisol level? May ipapakita ko sa iyo, Daddy T. Cornelius, no? Ang hirap ng pangalan. May ipapakita ko sa iyo tungkol sa crypto organic. Ito, may i-share lang ako. Yan, i-share ko lang to sa iyo. Yan, sana na makikita mo in a while. Ang crypto organic, kaya ako ina-advise sa iyo, mataas ang stress mo. Ang crypto organic, napakayaman niya sa lysine. No? Ang lysine ay mayaman yan sa pagpabababa ng cortisol level. Ano ba yung cortisol? Ito yung stress hormone. Kapag tumataas ang cortisol level mo o yung stress hormone mo, nasisira ang iyong internal organ. Tandaan mo yan, no? Kaya iwasan ho natin yung anxiety, iwasan ho natin yung stress, Mr. Daddy. Iwasan ho natin yung nag-aalala o nagagalit, no? Kasi isa ho yan sa pinanggagalingan, kaya ka inahihirapan huminga. Kasi tumataas yung cortisol level mo. Pag tumataas yung cortisol level, humihina ang baga. Actually, hindi lang baga. Ang humihina, yung tinatawag nating internal organs o mga organo ng katawan. Eh, maganda yung crypto. Meron siyang lysine. Ang lysine ay isang klase ng nutrients na nakapagpapababa ng cortisol level. Kaya ina-advise ko sa iyo yan. Apat sa umaga, yan, apat sa tanghali, apat sa gabi. Tapos yung black coffee na naka-post dyan, dalawang piraso, araw-araw, inom ka. Tapos yung Ultima C, 211. Mapapansin mo yan. No? Mare-regulate mo yung pagsakit ng ulo mo. Luluwag ang hinga mo o luluwag ang daluyan ng hangin mo para hindi ka nahihirapan huminga. And then mawawala yung pagsakit ng ulo mo. Yan ang sagot ko sa iyo. Sana nakuha mo. Tapos huwag mong kalilimutan na na uminom palagi ng tubig, Mr. Cornelius, no, Daddy T. Cornelius. Kasi pag kulang ang katawan natin sa tubig, isa rin yan sa malakas panggalingan kung bakit madalas sumakit ang ulo mo. So yun ang sagot ko sa iyo, Mr. Daddy T. Cornelius. Yan. Lilipat na ako ng tanong. Lori J. Ann Brugada. May tanong siya. Ano pong supplement ang bagay sa kapatid ko na payat? 17 years old po siya. Yan, 17 years old na siya. Eh, pwede nang mag-undergo ng cleansing yan. Kagaya ng in-advise ko kanina doon sa 13 years old. Pwede ka magbigay ng prime juice. Prime juice once a day. No? Ang Ultima C, 211. Ang crypto organic, 444. Yun ang sagot ko sa iyo, Lori J. Brugada. Maganda yun. Napakainam nun sa kapatid mo na 17 years old. Magiging maganda ang weight ng katawan nun. Magiging maganda ang kanyang, hindi lang yung kanyang timbang o hindi lang yung kanyang pagtaba. Immune system talaga ang maganda sa kanya. Yun ang sagot ko sa iyo, Lori J. No? Ulitin ko para matandaan mo, sana isulat mo. Again, crypto organic, 444, Ultima C, 211, tapos isang beses araw-araw ng prime juice. Yan ang sagot ko sa iyo.
So yon. Okay. Medyo nawala yan. Bumalik na ako. Nawala ako, nawala yung picture ko eh. Tapos IT, wag natin tanggalin yung black coffee, yung Ultima, tsaka yung crypto organic. Pakibalik mo IT para at least nakikita nila. Excuse me lang po. Nakikita nila yung mga featured product natin ngayon. Bukod rin sa cleansing products. Yan, nandyan sa kabilang gilid naman. So yun, okay. Hanap pa tayo ng tanong. Ito, si Regine Abejo. Regine L. Abejo. Good more earnings. Yan. Keep safe po. Salamat sa iyo, Regine. Ano po much better na supplement sa madalas po atakihin ng asthma? Salamat po. Yan, yan. Pinapabalik ko nga. No, ito. Regine, makinig kang mabuti sa madalas atakihin ng asthma. No? Unang-una, black coffee. 2 times a day. No? Crypto organic. 4-4-4. Ultima C. 2-1-1. 2 sa umaga, 1 sa tanghali, 1 sa gabi. Crypto, 4 sa umaga, tanghali at gabi. Tapos 2 times a day na black coffee. Yun ang sagot ko sa iyo, no? Regine Abejo. Gawin niyo yun para hindi kayo basta-basta ina-atake ng hika. Tapos kain lagi ng mansanas, kumain kayo ng sibuyas, no? Masarap ang sibuyas. Importante yun. Nakakatulong yun para hindi kayo asmahin. Mansanas, green bell pepper, no? Calamansi juice. Pero kung hindi nyo nagagawa, meron tayong food supplement na, ano, na alternative para dyan. Yan ang sagot ko. So sige po, hanap pa tayo. Ito, may tanong si Charles Antonio Agnir. Charles Antonio Agnir. Anong magandang supplement para sa namamanhid from waistline pababa? Right foot. Naku, ito, no? Right foot. Pagkahugan niya na medyo namamanhid ang waistline niyo pababa, mataas na mataas niyang ano niyo, uric, pa-check ho tayo ng uric acid, no? Mr. Charles, no? Pagkaganyang medyo manhid na, check tayo ng uric, baka above ho tayo sa regular. Pangalawa, importante ho makapag-blood cleansing kayo. Ang tanong niyo, anong supplement ba? Kasi pagka ganyan po, may manhid ang kamay, manhid ang paa, manhid ang waistline, manhid ang binte. Ang kulang na kulang ho tayo dyan, yung vitamin B complex. No? Ang atin pong crypto organic is very rich in vitamin B complex. Nire-recommend ko na po kagad sa inyo yung vitamin B complex na yon, yung crypto organic, 4 sa umaga, 4 sa tanghali, at 4 sa gabi. Tapos mag-take na ho kayo ng Santiate berries, 2 piraso. Umaga't hapon. Tsaka pro-cardio bago matulog. Tumutulong ang pro-cardio for blood circulation. Tumutulong naman ang Santiate berries para sa pag-pump ng dugo all over the body. Ano ho yun? Circulator ho yun. Yun ho ating pro-cardio, tumutulong sa muscle ng puso, sa pag-pump din ng dugo. So tulong silang dalawa. No? Mataas na rin ho ang vitamin C ng ating Santiate berries. Tapos yung crypto organic natin na kailangan nyo, yan ho yung makakapagpatanggal, makakapag-eliminate po nung ramdam nyo na medyo namamanhid na ang inyong pagkaganyang namamanhid po, abatan ho natin. Lagi ho nating ilakad. No? Lagi ho nating ilalakad dyan. Huwag ho ninyong pababayaang hindi active. Importante ho na atin po siyang palaging kinikilos. Tapos, again, 3 product yon. Crypto 444, Santiate berries 2 times a day, and pro-cardio 1 sa gabi bago ko humatulog. Mr. Charles Antonio Agnir. Sana nakuha niyo po ang sagot ko. Okay. Eto, si Miriam Rance. Yan, may tanong si Miriam Rance. Ito mahaba, babasahin ko itong kanyang tanong. Good morning, Coach Jericho. Watching from Malaysia. Yan, Malaysia. Miriam Rance. Coach, tanong ko lang po, kasi yung pinsan ko na may goiter, 2 weeks ago, nag-start na siya mag-inom ng supplement natin na wheatgrass, grapeseed, BCO, and Ultima. Ang sabi niya, Coach, medyo lumalambot na yung goiter niya. Dati kasi matigas yung goiter niya, Coach, para po, parang, pero Coach, sumasakit daw. Sikmura niya, kung before meal siya mag-iinom.
kaya ginawa niya after meals niya na iniinom. Kaya advice ko, if after meals, palagpasin muna isang oras, dalawang oras, no? Hindi isang oras bago mag-inom. May ulcer kasi siya, coach. Kaya siguro nararamdaman niya ng sakit. Tama po ba yun, coach, after meal? May picture po ako ng goiter niya, sinend ko sa inbox niyo, coach. Ah, ganito, kung may sinend ka, Miriam, pasensya na kung hindi ko nakita, no? Hindi ko agad nakita kasi unang-una, sabi ko nga kanina, ipinaliwanag ko, napakaraming nagsisend. Talagang I'm having a hard time para basahin lahat. Kaya hindi, sabi, di ko na nga, medyo sinasabi ko dito na lang sa live. Buti pumunta ka dito sa live, no? Miriam, makinig kang mabuti. Ang pag-inom ng supplement, di ba, sinasabi ko 30 minutes before meal or 2 hours after meal. 2 hours, mabuti yon. Gawin mong hindi isang oras, 2 hours after meal. Ngayon, mamimili siya doon. Pareho lang yon, 30 minutes before meal or 2 hours after meal. Pwede yon, walang problema doon. Tapos sabi mo kanina, meron siyang ulcer. Eh, pagka ganyang may ulcer, dapat medyo dagdagan niya ang kanyang ultimacy. No, di ba? Nag-2-2-1-1 siya. So umaga pa lang, dapat empty stomach. Medyo sasakit talaga yon. Yung ultimacy niya, kahit sige, tuloy mo na yung 2-1-1, pero ihahalo niya sa tubig sa umaga. Mas empty stomach, mas okay. No? Kasi para mas mabilis yung subside ng kanyang ulcer. Tapos sabi mo kanina, lumalambot na yung kanyang goiter, eh baka naman hindi naman talaga kasi yan na, kumbaga, ano siya, mass goiter na, una-una, hindi naman talaga siya delikado. Awa-awa ng Diyos, hindi delikado yung goiter niya, mabuti yon. Kaya nagtatrabaho agad yung wheatgrass natin. Tuturuan kita, no? Wheatgrass and barley, 2-2-2. Grapeseed, 3 times a day. BCO, 3 times a day. Ultimacy, 2-1-1. So, yan yung supplement niya. No? Gawin mo 2 hours after meal. After. Hindi siya before. After meal. Para mas maganda ang absorption. Wala namang problema doon sa ginawa mong 1 hour na yon. Pero mas mabuti kung 2 hours. So, mas magiging maganda ang absorption niya. So, salamat sa'yo. Buti na lang nabasa ko dito yung question mo dito, Miriam Rance. Tuloy-tuloy nyo para mag-improve talaga ng tuloy-tuloy ang kondisyon ng pinsan mo. Yan. Okay. Salamat sa'yo, Miriam Rance. Ingat kayo dyan sa Malaysia. Alam nyo, nakakatawa kasi tignan nyo. Hindi ko naman kilala to si Miriam Rance. Hindi ko naman kilala yung iba dito. Maraming mga nagtatanong na talagang dito ko lang nakita sa Facebook Live. No? Mga tao to na nabigyan ng pagkakataon mag-uno. Tingnan nyo, no? Meron ngayon namamanhid ang paa, merong mga may goiter, merong nahihirapan dumumi, may mga bata na gustong magpataba, may mga tao na nakakatuwa po. At ako po ay nagpapasalamat din sa inyong lahat kasi binibigyan nyo ako ng pagkakataon na makaabot sa inyo, maipaabot sa inyo yung aking kaunting kaalaman tungkol sa kalusugan. Salamat sa Diyos. Maraming salamat sa Diyos at salamat sa Uno. No? Tayo po ay isang maliit na kasangkapan ng Panginoon para tayo po ay makaabot sa mga taong ganito na mga nagtatanong tungkol sa kanilang suliranin. So nakuha ni Daddy T. Cornelio, salamat daw. Maraming salamat din sa iyo. No? Salamat din sa iyo. Yan, sagot pa tayo. Yan. Sige, angat ko to. Yun. Ito, may tanong si Mia Mejares Flores. Coach, ano bagay supplement sa may Parkinson's? Ano yan eh, medyo seryosong sakit. Parkinson's disease. Yan yung merong tinatawag na uncontrollable movement ng katawan. Minsan nanginginig yung kamay o nanginginig yung... Basta meron siyang may movement ang katawan niya, hindi niya kontrolado. No? May gamot yung Parkinson's disease, may mga maintenance yan. May kinalaman kasi yan sa brain, yung Parkinson's problem. Ang tanong niya, ano bang supplement ang pwede dyan? Ang nire-recommend ko dyan, yung maganda sa muscle, yung magaganda sa nerve. Ano yon? Unang-una, ang Santiate berries. O kaya, acai berry. 3 beses araw-araw. 3 times a day. No? 3 times a day. Tapos pro-cardio, isa sa gabi. Yon, subukan mo yon. No, matipid na paraan yon. Makakatulong tayo sa kanya.
Kasi unang-una, ang pro-cardio, marirelax ang kanyang blood circulation, marirelax ang kanyang puso, maaayos natin yung heart, magiging malakas ang puso niya, no? Maganda ang blood circulation niya. Tapos ang ating Santeit berries, sobrang ganda noon na meron siyang magandang protein no, para sa muscle. May maganda siyang, kaya nga pwede rin mag-acai berry eh. No? Pwede rin yun. Santeit berries or acai berries, it will do. Pili ka kung saan ka mas makakatipid dun sa dalawa. Pag-acai berry, 30 ml, 3 times a day. Mataas na rin ang vitamin C nun. Matipid na yun na paraan. No? Hindi ko na dadagdagan yun. Santeit berries, 3 times a day, Mia, at pro-cardio isa sa gabi. Subukan mo. No? Subukan mo. Makikita mo, makakaranas ng ginhawa yan. Yan ang sagot ko sa iyo. Pero huwag yung ititigil yung gamot niya. May gamot yan. Meron siyang minimaintain na gamot. Ang binibigay natin lang ay para at least no, mas mabilis ang kanyang pagtaas ng immune system. Salamat, Mia Flores, sa iyong tanong. Yan. Thank you po, Coach. Pagbati po sa Project 8 ng Thunder at Black Mamba. Ganda ng pangalan. Thunder and Black Mamba. Salamat din sa'yo, Lori Lee. Ito yung sa Istanbul, natatandaan ko. Salamat, nakuha mo yung sagot ko. Orlando Ramos Kaisip. Good morning, Coach Jericho. From family Kaisip, Vega, Bungabon, Nueva Ecija, at mga kauno sa buong Pilipinas. Ayan, grabe. Maraming salamat, Orlando Kaisip. Ayan. Ayan, sige. Ito, basa tayo. Nasagot ko na to regarding sa Parkinson's, Amilin. Coach, ano pong pwede, Amilin Las Piñas, ano pong pwedeng supplement sa may Parkinson's and the same time diabetic po? Also, if pwede po mag-take ng Ultima sa pregnant. Oo, ang Ultima C sa pregnant pwede. Sobrang ganda nga ng Ultima C sa pregnant tsaka ang Crypto Organic. No, pag buntis, pwede mong bigyan ng Ultima C kahit 2 times a day, 3 times a day na crypto. Mayaman sa iron, mayaman yung sa iron sa tinatawag nating folic acid, sobrang ganda noon. Tapos diabetic na may Parkinson's, pwede diyan mag-cleansing. Actually, in-advise ko kanina yung 3 times a day na Santeit berries tsaka pro cardio sa gabi. 'Di ba sa Parkinson's? Eh diabetic 'yan, dagdagan mo na ng Crypto Organic, 4-4-4. Ang Crypto Organic kasi mas malakas o man yon mag-control ng blood sugar. So yun ang pwede mong i-combine sa kanya. Crypto 444, Santeit berries 3 times a day, pro cardio isa sa gabi. At yung tanong mo para sa pregnant, Ultima C, pwedeng-pwede. Kahit dalawa, araw-araw. Dagdagan mo na ng crypto 3 times a day para mas maganda ang kanyang pagbubuntis. Alam nyo mga kababayan, ang isang dadalang tao, pag regular na umiinom ng Crypto Organic, makikita nyo ang lakas ng gatas niya pagka nagkaanak siya, pag lumabas yung baby. At kapag lumabas na yung baby, suportahan pa ng nilagang malunggay, dahon ng malunggay para mas malakas ang gatas. Sa mga nanay po na nandito na nagbubuntis, ha? Sa mga nagdadalang tao po, importante ho na pag nanganak kayo ay makapag-breastfeeding kayo. Kasi yun ang mas magandang ano, paraan para mas maganda ang kalusugan ng inyong mga anak. Yun ang sagot ko. Yan, may tanong pa dito si Sara Matutino. Sara Matutino. Hi po, ano pong gamot sa rayuma? Dito sa supplement sa uno. Kasi isa po ako member in watching from Saudi. Naku Sara, pagka medyo nararayuma na, no? Arthritis, mataas ang uric acid mo. Nandyan ka sa Saudi, mag-cleansing ka na, kapatid. Sara Matutino, mag-cleansing ka. Nandyan yung cleansing. Sulat mo, Ultima C 211, Crypto Organic 444, Zinc with Vitamin D 2 times a day, and Virgin Coconut Oil 3 beses araw-araw. Yan ang maitutulong ko sa iyo, Sara Matutino. Hindi lang yan para sa rayuma. No, maraming bagay na iaayos ang kalusugan mo niyan. Pati sa COVID-19, nakakatulong na panlaban natin yan. Hayaan nyo sa mga susunod nating mga... Meron tayong National Training Convention. Gumawa ako ng product combination na doon natin i-discuss, pag-usapan muna para maging very exciting. Combine yun, no? Ha?
napakagandang mga produkto natin. Hindi pa naman ho kasi talaga nagiging stable eh ang bakuna sa buong Pilipinas. Pero again, ano, Sara Matutino, mag-cleansing ka. Yung cleansing ang sinabi ko sa'yo. Ultima 211, BCO 3 times a day, zinc with vitamin D 2 times a day, and crypto 444. Malaking tulong yan sa iyong rayuma. Kapag nirarayuma na tayo, masakit yan. Kaya i-take mo yung mga supplement na sinabi ko. 8 to 10 glasses of water a day. Importante sa'yo tubig. 8 to 10 glasses of water a day. Lalo na dyan, pagka medyo mainit sa Saudi Arabia, importante, nagiinom tayo ng tubig. Gustong-gusto kasi ng kidney natin yun, nahuhugasan siya. Nung malinaw ang ihi mo, pag dilaw ang ihi mo, dehydrated ka nang ibig sabihin. Balikan ko lang ho yung sinasabi ko kanina. Ang isa ho sa paraan natin para lumakas ang ating kalusugan at makalaban tayo sa kumakalat na virus. Unang-una, wala pa naman ho talagang stable na bakuna. Marami hong naka-line up. Marami hong mga gumagawa na ng bakuna. Pero siyempre, hindi naman natin maiyali sa ating mga kababayan, sa mga tao na hindi mag-alala kasi talagang wala pang stable na trial. Hindi pa ho natin nakikita yung talagang yung efficacy. Meron man, may mga 90%, 95%. Pero may mga ano ho eh, may mga balita pa rin. Kagaya nung isang gabi, maraming pa rin balita na nakakaranas ng matitinding side effect. Nakakalungkot pa nga na minsan pag matanda yung nadadali ng mga side effect, parang feeling nila parang okay lang. Sabi ko, wag naman ganon kasi yung ating mga nakatatandang mga kababayan, mga tao sa buong mundo, eh, mga mahal din po natin yan sa buhay. Mahal po natin yung mga yan. Kaya atin pong alagaan sila. Ang atin pong pangangalaga na maging magandang pangangalaga, eh, palakasin ng ating immune system. Ito ang aking pinaglilingkod sa inyo, mga kauno. Eh, buhat nung simula, nung March pa, 2020, ang aking panawagan ay palakasin ang immune system sa pamamagitan po ng tulong ng tamang pagkain, no, at tamang supplement. Yun po ang layunin natin dito sa program na to. Yun po ang layunin ng uno. Eh, yung ma-educate po natin ang ating mga kababayan para tayo man lang po, eh, hindi na tayo maging pabigat sa gobyerno, hindi na ho tayo magkakasakit, hindi na ho tayo nila aalalahanin. Marami pa po tayong dapat na harapin na suliranin. Madami, tumataas bilihin, may hirap ang buhay. Pero sa uno ho, sabi ko nga, kumpletong sistema to. Seryosohin nyo uno. Malusog na isip, malusog na katawan, at masaganang buhay ang pwedeng maipagkaloob sa iyo basta seryoso ka. Yan ang uno. So yun po mga kababayan, hanggang dito po tayo at sana po ay napagsilbihan natin ng ilan nating mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong pagkakataon na binibigay sa akin para masagot ko ang inyong ilang katanungan at makapagpaliwanag ako ng ilang kaalaman tungkol sa kalusugan. So yun po, no, muli, ano? Ingat po tayo palagi. Huwag po tayo makalimot na magpasalamat sa Panginoon, no? Muli, ako po ang inyong lingkod, ang inyong life coach at nutritionist, Jericho Mendoza.